we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito inyong Regional TV News. Atid namin pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas mula rito sa GMA Cebu Complex. Ako po si Nico Sereno. Bukas na ang last day ng voter registration para sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya mga tanggapan ng COMELEC, pinaghandaan na ang pagdagsa ng mga maghahabol sa magpaparehistro. Si Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak para sa karagdagang detalye live. Fem? Nick, December 12, 2022 ang resumption ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon na nakatakda ngayong darating na Oktubre. At ngayong araw naman, naasahan na ng COMELEC ang pagdagsa ng mga magpaparehistro. Ngayon at bukas, lalo na sa tala ng COMELEC, mababa ang bilang ng mga nagpa-register. Upang mailapit sa publiko, nagsagawa na ng off-site registration ng COMELEC sa mga mall ng lungsod. Target ng Talisay City COMELEC na madagdagan ng 10,000 voters ang syudad. Subalit hanggang noong nakaraang linggo, nasa 4,600 pa lang ang nagparehistro. Ayon sa COMELEC, mababa ang bilang ng mga nagpaparehistro simula nang umpisahan ang registration para sa barangay at SK election. Ito din ang sitwasyon sa isang mall sa Mandawi City, Cebu, kung saan isinasagawa din ang off-site registration. Mahigit sa 5,200 pa lang ang bagong registered voters sa lungsod. Dili yun ingon daghan pa kaayo ang nagparehistro, no? Kaya usually yun kung padung na deadline, daghan na magrasok. Sa kabila nito, ibinalita naman ng COMELEC na naabot na nito ang target na 1.5 million na newly registered voters sa buong bansa. Base sa datos noong January 22, umabot na sa 1,537,872 ang nagparehistro. Sa bilang, 442,330 ang mga nasa edad 15 hanggang 17 anyos at 397,323 naman ang nasa edad 18 hanggang 30 anyos. Nick, bukas ang huling araw ng pagpaparehistro. Kaya naman, base sa nagdaang voter registration, pinaghahandaan na ng COMELEC ang pagdagsa ng mga hahabol sa pagpaparehistro. Nick? Maraming salamat, Femari Dumabok. Mahigit sa 200 kabahayan sa Molo, Iloilo City, tinupok ng apoy. Madetalye si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kinising ng malaking apoy ang mga residente ng Barangay San Juan at West Habog-Habog sa Molo, Iloilo City, Sabado ng madaling araw. Ayon sa mga residente, mabilis na lumaki at kumalat ang apoy na tumupok sa mga kabahayan. Pasado alas 6 ng umaga ng tuluyang na apula ang sunog. Batyaan ko na tubig, ininibatyaan ko. Ugaling, kaya ang kalayo, nag-baskog ang hangin, nag-gabdab, hindi ko gagwanta. Kung napanawag na lang kami. Ang mga residente ay emosyonal nang makita ang naabo nilang mga bahay. Karamihan sa kanila, walang naisalba kahit na mga damit. Si tatay, yung wheelchair na naman. Kay Bedrid, na mong tatay, amulan itong hinihingagaw naman nga makagwa. Tapos kami, kay may bata, manatapos sa ubos, gita na, wala gin may nabilin. Sakit ka dyan buot, kaya sir, kay nga, sir, dugay-dugay ko ngandom nga makabalay ko, sir, isang mayo, sir, mo, tapos subong na ko nakabalay isang mayo, sir. Naging pasiminto ko, gin ang haligi, naging pardiplex ko, ang mga ano, tapos subong na natabo nga, nakaportahan kami, nakabintana kami, tapos nasunog pa. Sa drone video na ito, makikita ang malawakang pinsala na iniwan ng sunog. Sa datos ng Barangay San Juan, nasa mahigit 70 na pamilya ang apektado ng sunog. Samantala, nasa mahigit 200 na bahay naman ang naabo sa Barangay West Habog-Habog. Pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center ang mga nasunugan. Panawagan nila na matulungan sila sa kanilang muling pagbangon. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection sa pinagmulan ng apoy at sa danyos na iniwan ng sunog.
Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Daryl Marie Sarmiento nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pambubuli na isang estudyante sa loob ng isang pribadong paaralan sa Davao City, nakuhanan ng video ang naturang eskwelahan nagsasagawa ng imbestigasyon hinggil sa insidente. Narito ang report ni Argel, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa isang kumakalat na video, makikita ang isang lalaking estudyante na sinasakal ang kapwa-estudyante gamit ang kanyang braso sa loob ng comfort room ng isang paaralan sa Davao City. Hanggang sa ipinapahinto na ito ng kumukuha ng video nang makita na malubhang nasasaktan na ang estudyante sa pagkakasakal sa kanya. Nangyari ang insidenteng ito sa Ateneo de Davao University Junior High School sa Davao City. Sa inilabas na pahayag ng nasabing paaralan, nagkausap na raw ang school authorities, mga estudyante at ang kanilang mga magulang. Nagpapatuloy din ang investigasyon sa nangyari. Nagpatupad na din ang nasabing paaralan ng kaukulang intervention batay sa Student Discipline Code nito, DepEd Child Protection Policy at Data Privacy Act of 2012. Nanawagan din ang pamunuan ng paaralan na respetuhin ang privacy ng mga estudyante at ng kanilang mga pamilya. Siniguro din ng paaralan na pananatilihin itong ligtas ang learning climate para sa mga estudyante. Hindi din daw nila kukonsintihin ang hindi magandang gawain ng isang estudyante. Samantala, dadaan sa tamang proseso ang investigasyon sa nasabing insidente at kung mapapatunayang may paglabag ang mga sangkot, papatawad ang mga ito ng kaukulang disciplinary sanctions. Ayon sa isang registered psychologist, hindi lang sa kaysa eskwelahan but again, it all boils down to sa doon na ito instill of values and discipline sa itong mga bata sa balay kalangdaan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa masamang lagay ng panahon at no sail policy sa probinsya ng Camarines Norte, halos 10 araw nang stranded sa Calaguas Island ang ilang residente na magbibiyahe. Kaya kahit ipinagbabawal ng mga otoridad, nagpumilit ang mga ito na pumalaot para makakuha ng supply sa sentro ng naturang bayan. Pagdating sa gitna ng karagatan, nagkaaberya ang makina ng bangka. Agad namang rumisponde ang Philippine Coast Guard at hinila ang sasakyang pandagat papuntang Dalampasigan. Ngunit bago pa man makarating sa tabing dagat, tumama sa mga coral ang bangka dahilan para masira ito at tuluyang tumagilid. Na-rescue naman ang 14 kataong sakay ng bangka na nagtamo ng minor injuries. Kaya nagpaalala ang PCG sa publiko na huwag napiliting maglayag habang hindi pa maayos ang lagay ng panahon para maiwasan ang mga maritime incident. Sundin nila yung gale warning natin, yung no-sail policy natin. Hindi naman tayo nag-lip ng no-sail policy simula pa ng December. So tuloy-tuloy pa rin po yun. Yung palagi po pinapaalala natin na huwag munang pumalaot. Singil sa kuryente sa ilang lugar sa Batangas, bumaba ayon sa Batelec 2. Pagtaas ng piso kontra dolyar at pagbaba ng presyo ng uling sa world market, ilan sa dahilan sa bawas singil ayon sa power utility. May detalye si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Siyam ang anak ni Michelle at pamamasada ng tricycle ang pinagkakakitaan ng kanyang asawa. Para makatulong sa kabiyak, nagtitinda siya ng lutong ulam sa harapan ng inuupahang bahay sa gilid ng National Highway sa Rosario, Batangas. Pero aminado si Michelle na hindi ito sapat. Mahirapan kasi kaming sa pag-budget na gayaan. Kagaya sa akin, marami akong estudyante. Ayan pang kuryente, mataas pa ang singil. Wala. Mamumulubi lalo. Kaya naman, natuwa siya nang makitang bumaba ang bill sa kuryente ngayong buwan. Ang pamunuan naman ng welding shop na ito ay aminadong tipid na sa pagkonsumo ng kuryente. Dati kami nagamit ng 3,500, ngayon 2,700 lang ang nakonsumo namin ngayong January. Ayon sa Batangas Electric Cooperative 2 o Batelec 2, ang mas mababang bill na natanggap ng mga consumer ay dahil sa 2.5 kada kilowatt hour na bawas singil ng Batelec. Bumaba na yung presyo ng coal sa world market. Okay? And then pangalawa din, medyo naging strong yung Philippine peso versus the dollar. And of course, yung presyo din naman ng kuryente sa wholesale electricity spot market or WESM ay bumaba din. Sana matuloy, tuloy na. Tuloy na tuloy ang pagbaba.
hindi na tumaas. Pero ayon sa Batelec 2, nakadepende sila sa presyo ng power plant na nagsusupply sa kanila ng kuryente. Sa kabila ng pagbaba sa singil sa kuryente, tuloy pa rin daw sa pagtitipid ng konsumo nito ang mga consumer, bagay na panawagan din ng Batelec 2. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Andrew Bernardo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Marami ang nagulantang na makita isang malaking sawa na nakapulupot sa headlight ng isang motorsiklo sa Tagbilaran City, Bohol. Ang sawa na isang reticulated python o tinatawag na baksan ay tinatayang may haba na 2 metro. Galing daw sa isang kanal ang sawa. Agad naman itong ni-rescue ng mga kalalakihan at pinakawalan din kaagad sa kanal. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Aabot sa 115 na Olive Ridley Sea Turtle Hatchlings ang pinakawalan na makawanin ng Department of Environment and Natural Resources sa baybayin ng Sityo Paraiso, Barangay Kututan, sa bayan ng Katanawan sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa DNR, kabilang ang mga ito sa 121 itlog ng mga pawikan na nasa nesting site sa lugar. 4 sa mga ito ang hindi napisa, habang 2 naman ang namatay. Matatanda ang nagpakawala din ng mahigit 90 batang pawikan ang makawani ng deputized fish warden at mga residente sa Alabel, Sarangani. Ayon sa mga otoridad, ang mga ganitong aktibidad ay naglalayong maprotektahan at mapangalagaan ang wildlife species maging ang habitat ng mga ito. Panawagan naman ng mga otoridad sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan kung may mga namataan silang mga itlog ng pawikan sa kani-kanilang mga lugar para sa tamang pangangalaga sa mga ito. Anim na katao ang patay habang 13 iba pa ang sugatan matapos ang salpukan ng pampasaherong jeep at delivery truck sa Castilla, Sorsogon. Si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa detalye. Halos madurog na ang unahan ng pampasaherong jeep na ito sa lakas ng pagkakasalpok sa kasalubong na delivery truck sa National Highway na sakop ng Barangay San Rafael, Castilla, Sorsogon. Ayon sa imbestigasyon ng PNP Castilla, nag-counterflow ang naturang jeep sa linya ng kasalubong na truck matapos umanong iwasan ang lubak sa kalsada. And sabi din po ng truck driver is, ay nga po, iiwas niya naman sana yung sakyan niya, yung truck niya, kaso lang talaga hindi niya na maiwas kasi may mga tao din sa gilid. 6 na pasahero ang nasawi sa aksidente, kabilang ang 3 guro, habang sugatan naman ang 13 iba pa, kabilang na ang driver ng jeep. Sa isang official statement, nagpahayag naman ang pakikiramay ang DepEd Sorsogon sa nangyari. Maharap naman ang driver ng jeep sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries, and damage to property. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang tindero ng isda natagpo ang patay at nakatali ang makamay sa Bacolod City. Sa Kabangkalan City naman, 2 bangkay ng lalaki ang natagpuan sa taniman ng tubo. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, nakatutok. Nakagapos ng mga paa at kamay gamit ang duct tape at pinirangan ang mga mata at binusalan din ang bibig. Ito ang kalagayan ng bangkay ng isang lalaki nang matagpuan Biyernes ng umaga sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kinilala itong si Henry Paul Bombate, 22 anyos, na tindero ng isda at residente ng Barangay Banago. Wala daw narinig na putok ng baril ang mga residente sa lugar kaya posible na sa ibang lugar pinasalang ang biktima at doon lang iniwan ayon sa pulisya. Napag-alaman na dati nang nakulong ang biktima dahil sa ilegal na droga. Patuloy pang inaalam ng kapulisan kung bumalik ito sa ilegal na aktibidad at kung may kinalaman ito sa krimen. 2 bangkay naman ang natagpuan sa taniman ng tubo sa Barangay 6, Kabangkalan City, Negros Occidental. Pawang may mga sugat sa katawan na pinaniniwalang sinaksak ang 2 bangkay ng lalaki na 5 metro lang ang layo sa isa't isa. Kinilalang isa sa kanila na si Irvin Colorado, 22 anyos ng Barangay Biniquil, habang isa naman ay 16 anyos at grade 9 student. Magkakilala raw ang 2. May sinusundan ng person of interest ng pulisya na kasama daw ng 2 biktima bago sila natagpo ang patay. Nagpapatuloy imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
22 anyos na binata sa Tarlac kumikita ng 30,000 pesos kada buwan sa pag-alaga ng kambing. Goat farming sa Tarlac kumikita ang kabuhayan ng ilang residente. May ulat si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Biyaya kong ituring ng 22 anyos sa si Jomari Nuke ang mga alagang kambing. Malaki o mano ang potensyal ng goat farming para pagkakitaan. Sa isang maliit na farm sa Barangay Alfonso Concepcion, Tarlac, nagsimula ang pangarap niya na magparami ng kambing. May mahigit 30 inaalagaang kambing si Jomari. Consistent ang binata mula sa pagpapakain, pagpapainom ng bitamina, hanggang sa pagpapastol ng kambing sa bukid. Sa kambing, pwede po natin silang pakainin ng concentrate or yung feeds, pero kahit damo lang po, mabubuhay yung ating mga alagang kambing. So less gastos sila. Yun nga lang, mas kailangan natin silang alagaan. Taong 2020, nang magsimula sa 3 kambing si Jomari, ginamit niyang puhunan ang kinita sa pagiging photographer bilang sideline. Ayon kay Jomari, maaaring kumita ng 30,000 pesos kada buwan sa pag-aalaga ng kambing. For example, nagkasakit po yung alaga nating kambing at hindi natin alam kung ano yung gagawin natin sa kanila. Maaring masayang lang po yung investment natin. Samantala, mas dumami raw ang mga residente na sumusubok sa goat farming gaya sa Tarlac City. Nagbaba ng programa on goat raising, we call it binhi ng pag-asa. Ito po ay binigyan ng pagkakataon ng ating mga young farmers. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kampiyon sa sinulog idol sa lalawigan ng Cebu, inalay ang tagumpay sa namayapang kapatid. Kabuang detalye sa ulat ni Cecil Kibod Castro ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Ito ang all-out performance na ipinamalas ng contender mula Talisay City sa lalawigan ng Cebu na isa sa mga finalists sa Grand Finale Night ng Sinulog Idol Season 14 na ginanap sa Cebu City. Siya si Junel Bukog, 20 anyos, na itinanghal ng Grand Champion. Ayon kay Bukog, sumali siya sa kompetisyon para alaya ng kanta ang kanyang namayapang kapatid na dati ding contestant. Especially, big credit sa akong sister na which is at first magiging silbing nag-influence na ko sa pagkanta ba. Napili niya ang awitin na Taller, Stronger, Better ni Guy Sebastian. Sa pamamagitan ng awit, gusto niyang iparating sa kanyang namayapang kapatid na handa siya sa anumang hamon sa buhay. Hindi man niya kasakasama na ang kapatid, pero ramdam daw ni Junel na nandyan pa rin ito na patuloy na umaalalay sa kanya. I'm stronger, I'm stronger. Sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Cecil Kibod Castro, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga salt producer sa bayan ng Leganes, Iloilo, hindi na muling nakabalik sa salt production dahil sa epekto ng pananalasa ng mga bagyo sa nagdaang taon. May detalye si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa pagkakatanda ng mga residente mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, nagtatrabaho ang mga trabahador sa isang asinan sa Barangay MV Hetsonova sa bayan ng Liganes, Iloilo. Buwan ng Enero hanggang Mayo ang peak season sa paggawa ng asin. Kaya nga mo, so na proseso sa init, nagilang sa init, nagilang mo. Gagang tubig, galing sa baybay, dalon sa bularan. Nagatig ang asin. The more nga nagadugay, nagatig ang asin, ganamit ang sabor. Sinyales raw ito kung gaano kasigla ang industriya sa paggawa ng asin sa nasabing bayan noon. Pero ngayon, ang dating malapad na asinan ay naging palaisdaan na. Ang iba, may nakatayo ng mga establishmento. Nagsimula raw ang paghina ng produksyon ng asin sa lugar matapos ang pananalasa ng bagyong Frank noong 2008. Ang asinan, natabunan ng putik ng dala ng tubig baha. At dahil din sa pabago-bagong lagay ng panahon, hindi na muling
naging nakabalik sa salt production ang mga salt producer sa lugar. Sa Senate hearing kamakailan lang, lumalabas na bumaba sa 40,000 metric tons mula sa dating 240,000 metric tons noong 1960s hanggang 1970s ang salt production sa Pilipinas. Ito dahilan kung bakit 93% ng supply ng asin sa bansa ay inaangkat. Kaya ang mga dating salt producer sa Liganes, inaalala na lang ang masaganang produksyon noon dahil kahit sa palengke sa bayan, ang ibinibentang asin ay mula pa sa Mindoro provinces. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Daryl Marie Sarmiento nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bangkay ng guro natagpuan sa ilog sa Binmali, Pangasinan. Naniniwala ang kaanak ng biktima na may foul play sa insidente. May detalye si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa ilog na bahagi ng Barangay Linok, Binmali, Pangasinan. Nakilala ang biktima na si Mark Lagleva, 39 anyos, isang guro, Tubong Bulinaw, Pangasinan. Base sa resulta ng post-mortem examination, nagtamo ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. May tali sa ulo, katawan at paa ang biktima at nakitaan pa ng malaking bato sa loob ng kanyang damit. Ina-assertin lang natin na siya talaga based on circumstances na nire-reveal ng mga testigo natin. Kasi based on circumstances tayo dahil wala naman direct testimony na sinabi na nakita nila talaga yung tao na yun. Yung personal interest natin, na siya talaga yung sumaksak. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Hustisya ang panawagan ng mga kaanak ng biktima. Sana naman susurrender na po yung may gawa at panagutan niya yung ginawa niya sa anak ko. Hindi kasi makatarungan yung ginawa niya. Sobrang sakit sa amin. At hindi ko maatim kung pwede lang. Sobra-sobra pa ang sakit na binigay niya. Sobra-sobra din ang sakit na gagawin namin sa kanya. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakahandusay at wala ng buhay isang 45 anyos na lalaki sa tabi ng kalsada sa Sitio Mistica, Barangay Suplang, Tanawan City, Batangas. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, sakay na isang motorsiklo ang biktima kasama ang angkas nito bago mangyari ang insidente ng pamamaril. Planado din daw umano ang pagpatay sa biktima ng mga sospek na sakay din na isang motorsiklo. Ayon sa ilang residente, nakarinig sila ng tatlong putok ng baril. Tumakas ang mga sospek patungong Calamba City, Laguna, base na din sa kuha ng isang CCTV camera. Samantalang ang angkas ng biktima tumakas din matapos ang pamamaril, dala ang sinakyan nilang motorsiklo. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Initially, kinukonsider namin na yung angkas nitong victim ay isa sa mga suspect. Back-to-back ang panalo ng strong group ng Pilipinas sa pagbubukas ng 32nd Dubai Basketball Championship. Narito ang detalye. Tinambakan ng Philippine Team Strong Group ang Al Nasser Libya nakaraang gabi sa score na 93-76 sa kanilang laban sa Dubai, UAE, madaling araw kahapon oras sa Pilipinas. Ang import ng Strong Group at dating NBA player na si Shabazz Muhammad nakascore ng 26 points, 7 rebounds at 2 assists. Take part of and take a big responsibility in doing that and carrying the team, whatever I have to do, whatever coach says. Nakakataba raw sa puso na makita ang mga Pinoy sa UAE na todo suporta sa Team Philippines. I think that helped us yesterday also that we know na we had our home crowd with us, so it feels like we're home here. Masaya rin ang UAE Basketball Association sa takbo ng torneo at sa pagsanib puwersa sa GMA para maihatid ang mga laro sa ating mga kapuso. And that's another thing I'm very happy with, that I have partnership with GMA and hopefully this will not be our second time, it will be more to come. Una nang tinalo ng kupunan ng Pilipinas ang UAE national team sa score na 91-87. Sunod na makakaharap ng Philippine team ang makupunan ng Al Wada Syria at Dynamo Lebanon. Mapapanood ito sa Sabado, February 4, 6:15 p.m. sa GTV
at sa February 5, 10 a.m. sa GMA. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Nico Sereno, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging I am ready sa pag-ulan, dulot ng hanging amihan at shear line o ang pagsasalubong ng amihan at easterlies. Ayon sa pag-asa, apektado ng amihan ang Luzon, habang sa Visayas naman umiiral ang shear line. Ngayong umaga, asahan ang mahina hanggang katamtamang ulan sa Kabisayaan base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible rin ang heavy to intense rain sa ilang lugar, maging sa ilang panig ng Bicol region. Pagsapit ng hapon, uulanin ang ibang bahagi ng bansa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Magiging maalon at delikado pa rin sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa halos lahat ng baybayin ng Luzon at sa ilang seaboard ng Antique, Northern at Eastern Samar at ng Caraga region. Kumakot ng hindi lang isa, dalawa o tatlong awards, kung hindi 26 awards ang GMA Network sa katatapos na 35th Star Awards for Television. Siluan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak sa karagdagang detalye. Sa 45 awards sa 31st Star Awards for TV, 26 ang nakamit ng GMA Network. Kabilang na riyan ang pinakamataas na parangal na Best TV Station. Kinilalang Best News Program ang GMA Flagship Newscast na 24 oras. Personal na tinanggap ni First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy at Acting Head of GMA Integrated News, Oliver Victor Amoroso, AVP for News Programs, John Ray Arabe, at 24 Horas Anchor, Vicky Morales, ang parangal. This is for the men and women of GMA Integrated News sa harap at sa likod ng camera, kasi talagang everyday pinaghihirapan ng mga taga GMA Integrated News ang pag-produce ng mga storya. Patuloy tayo na maghahatid ng serbisyong totoo sa ating mga kapuso, lalong-lalo na very important nowadays, no, yung balance, accurate, no, at relevant news. Ang dami natin pinagdaan ng hamon the past 3 years, no? Kahit papaano, nandito pa rin tayo lumalaban. And I think that's a testament to what GMA News and Public Affairs is all about. Servisyong totoo. Best female newscaster din, si Vicky Morales. Best public service program, ang wish ko lang. Ito ang iba't ibang programa na binigyan ng parangal sa 35th Star Awards for TV. GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan ang mga pinakmalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.